Pakawalan niyo na ako. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan ka namin. Kung may pera. Nag-aangat makawala. Okay lang. Thank you. Good work. Thank you. Okay. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Congratulations. You did well out there, huh? Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, sir. Saboteur. Thank you, po. Thank you, sir. On the 31st of July, ganap na kayong police. Congratulations. Thank you, sir. Ma, pakiabot mo yung polo ko. Uli na ako sa formation eh. Eto na, eto na. Ay, ikaw naman kasi. Kanina pa kita ginigising eh. Tawag ako ng tawag. 5 minutes. Painin ka ng painin. Uli ngayon nagmamadali ka. Ano ba? Likot mo eh. Tuloy, nagmamadali ka. O, tignan mo. O, teka, tignan mo. O, ayan. Ayan. Okay. Yan. Yan. Oh, ingat ka dyan, ha? Baka may tutok mo pa yun sa tao, padalos-dalos ka pa naman. Ano ba akala mo sa akin? Batang naglalaro ng baril-barilan. O, sige na, ngayon na ako. Ops, sandali, sandali. Kukuha na kita ng picture. O, teka, ayusin muna natin. Ayan. Huwag na. Diyan ka, diyan ka lang. O, umiti ka na maganda. Yan. Smile. O, sige na, sige na. Ayan, pogi po. O, sige. Mang, aga-aga, alak na naman yung hawak mo. Naku, huwag mo nga akong pakialaman. Wala namang nakikinig sa akin sa bahay na ito eh. Pareho lang kayo ng ama mo. Eh alam niyo naman tong hilig ko eh, ang pagpupulis. Ay nako, Grace. Ito ang tandaan mo ha. Di magtatagal at yung asawa mo ay mapapares niya sa biyanan mong lalaki. Tingnan mo. Umaga na, hindi pa umuwi. May palagay ako eh, magdamag pa rin yun sa kandungan ng ganyang kalaguyo. Ma,
Iba naman si Alex kay Papa eh. Kahit kailan hindi ako tutulad sa kanya. Sana nga. Dahil sawan-sawa na ako sa pagiging asawa ng pulis. Tapos eto pang isa, anak na pulis. Hoy, Sedes! Tumahimik ka nga riyan. Ang aga-aga eh. Ang ingay-ingay niyang bunganga mo. Oh, pagkatapos, tungga ka pa ng tungga. Oh, ikaw ano? Tanghali na, ba't nandito ka pa? Mahuli ka sa formation niya na. Eh, tinanghali ho siya ng gising eh. Daming dahilan eh. Baka mamaya sabihin nung engkargado mo, komo opisyal ako, abusado ka. Hoy, Antonio! Saan ka na naman ang galing? Ang itanong mo sa akin, kung kumain ako, hindi yan kung ano-anong... Hoy, bakit, ha? Hindi ka ba niya pinakain, ha? Patulugin mo muna ako! Hoy, bakit naglampungan kayo ng babae mo, ganun? Buwisit ka! Para mo na yan! Libre naman eh. Sibog muna. Shhh! Hey! Puntahan mo! Bawal doon ha? Bawal ba doon? Oo! Oh, hindi ba nakita yung signboard? Wala naman ha. Ayun, no, nakalagay na katagilid. Sinadya ko yun. Ako naglagay nun. Sige, punta mo na. Huliin ko na. Titikita ko na. Teka, huwag. Huwag ka magsyado mainit. Tingnan mo muna kung ang kanyang bayaning abogado ay si Usmeña. O huwag, nung pwede. Gutom tayo dyan. Pero pag nakita mo si Rojas, pwede na pagtsigaran. Ayos na yun. Sige na. Sige na! Sir, ano pong violation ko, sir? Bawal magsakay at magbaba ng pasayero dito. Ha? Eh... Hindi mo ba nakikita yung sign? Lisensya. Sir, may matamis na ubi yan. Sir. Sir, baka naman pwede natin pag-usapan to. Tumahimik ka. Sir, ito. Sir. Oh. Pagbigyan mo na yung tao. Nakikiusap naman eh. Pasalamat kat kagagaling lamang namin sa simbahan. Kung hindi tutuloyan ka namin. Oh, another violation. Wala akong uniforme. Kaya lagi susunod sa batas. Na hindi napaparusahan. Opo, sir. Ang titigas ng ulo yung mga driver eh. Oh, laba ko paghanap buhay ka. Sir, thank you, sir. Sir, thank you. Chibok! Alam mo, Alex, bilang senior mo, makinig ka sa akin. Ha? Yang mga chipper, pag kumamot sa ulo, tatlong klase yan. Una, may kuto sa ulo. At pangalawa, loaded na yan sa balakubak. At pangatlo, kapag hinuli nating mga para, nakukakamot sa ulo. Ang ibig sabihin, may paipit ng pera sa lisensya. Ready na talaga yung budget para dun eh. Alam mo ba kung bakit? Guilty! Eh, mga tarantado yung mga yan eh. Hari ng mga lansangan. Nagbababa, nagsasakay, sa bawal. Yan ang kapag hindi natin nakikita. Ba, pagka na red light, naglilibaran. At pagka na ka green light naman, naghihintay ng mga pasahero. Yan ang dahilan niya, mga tarantadong driver na yan. Kaya dapat maglagay ang mga yan, ang matutoy ang mga yan. At ito pinakamatindi dyan. Paparahin mo. Lumalapit ka pa lamang, tatakbuhan ka na. At sasabihin sa'yo, bye-bye, buhaya. Nakakagigil eh. Bung! Kaya, pag may lumapit sa'yo at nag-abot, well, tanggapin mo.
Kusang loob na ibinigay nila. Tanggapin mo. Sila ang nag-o-joke. Hindi naman tayo. Malinis ang ating konsensya. Wala tayong kasalanan. Pinagbigyan natin sila. Maligaya sila. At maligaya rin tayo. Everybody happy. Teka, teka nga pala. Hindi ba sinasabi ni Sensei yan? Anak ka! Dapat alam mo yan! Oo naman. Halika na. Halika na. Be my guest. Dinamihan ko talaga ito para sa'yo. Dami-dami niyan. Oh, bakit? Sir, tatlong araw na ako pabalik-balik sa bureau eh. Wala daw doon yung lisensya ko, nasa inyo raw ho. Eh, tarantado ka eh! Sino ba sabi siya doon ka pumunta? Alam mo naman dito kuhan! Nandito na nga ho eh. Eto ho. Ang tibiyar! Ano pangalan mo? Perry Pariño. Pariño. Yan, sa susunod, kung mahuhuli ka, hindi mo doon kukunin. Doon may schooling, dito may diskwento ka. Salamat to, sir. Sige. Nakita mo na, may utang na loob pa sa atin. Ganyan ang buhay pulis. Kain-kain. Bakit? Islanjan! Mama, pulis, tulungan niyo ako! Islanjan yung bag ko! Mama, habulin ninyo! Sige na naman o, yung bag ko! Ay, isang case nila. Kapila! Uy! Kilo, soldat to. Akin na lahat ng mga kinurakot mo. Labas mo! Uy! Alex! Alex, Alex! Kaibigan mo ako si Spike! Spike? Oh, peace, peace! Peace! Pusta na! Okay lang. No, hayop ah. Pulis na! Pulis ka na pala, ah. Kumusta ka na? Okay lang. Angkat mo na. Sakit, eh. Pasensya ka na. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Neto. Ganun pa rin. Kakaingit, ah. Ikaw naman. Tara, inuman tayo sa bahay. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Ang sakit, eh. Ang ibig mo sabihin, hindi mo ako nakilala kanina? Wow. Paano naman kita makikilala? Eh, dati boses ipis ka. Ngayon, mama na. Pare, salamat ka. Hindi kita nabaril. Oy, 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 nagsalita. Alam mo ba tukso namin dito sa asawa mo? Andong bulate. Paano? Ang payat-payat, ang liit-liit. Nako, halos araw-araw napapaaway ako sa pagtatanggol ko dyan. Ang tapang-tapang, liit-liit naman. Pare, magagawabaloy sa akin yun. Ano yun? Ang pagtatanggol. Halimbawa, hindi ako pulis. Pagtatanggol mo ba ako?
Kaya police, kaya hindi. Pare ko, ipagtatanggol kita. Best friend mo ako eh. Ano ba naman tanong yan? Anong best friend? Putol! Ano? Pare, na-miss talaga kita. Hoy, tama na yan. Nagsiselos na ako. Sobra kayo kung mag-akapan. Daing nyo pa mag-shot. Hindi naman kasi. Sandali lang. Dito ka na. Tiga mo naman ang buhay. Dati, siya gusto magbulis. Ngayon, ikaw na tuloy. Ay naku, totoo nga ang kasabihan. Kung ano ang ipinakain, ganun din paglaki. Ang lolo nito, pulis. Ayan, ang tatay niya, pulis. Eto rin, naging pulis. Oh, tutol ka na naman. Pare, siya nga pala. Kailan yan? Yung anak niyo. Next month. Next month, kabuhanan ko na. Next month? Oh. Pare, may atraso ka sa akin. Hindi mo ako kinuha ang best man, kaya, pare, ninong. Ninong! Ipamas ko muna. Pare, ninong. Kuripo talaga. Sira. Pero alam mo, pare, new job, new baby. Pare, I'm happy for you. I'm happy for me too, pare. O sige, ako'y mauuna na. Baka masunog pa yung niluluto ko. Ang tagal mo nawala. Ang tamad mo pa sumulat. Ano ba natin dyan? Ano ba racket natin? Ano nangyari din sa snatcher? Ayun, inabol ko. Hindi ko tinantanan. Muntik pa nga akong masagasaan eh. Tapos tinulong ko. Pinag-gugulpi ko. Eh bakit may pasaka? Eh, ginulpi rin ako eh. Pero ang ginawa ko sa ulo, hinampas ko sa salamin. Basag! Ubra ba siya sa akin? Naku! Naku, ang yabang mo naman. Nakainom ka lang? Oh, tinan mo. Sumisipa yung baby natin. Mayabang ka raw. Ako mayabang? Oh, yan oh. Sumisipa siya. Oh, yan. Mayabang ako? Sumisipa siya. Rico! Sinipa ako. Oh, eh. Alam mo kung bakit? Kasi amoy alak ka raw. Kaya magtigil ka na raw at matulog ka na. Dahil may pasok ka pa bukas. Okay? Kaya lang huwag masyadong mainit ang ulo dahil baka mapalaban ka na naman. Sleep na. Oye, ikaw. Diyan ka. Hindi ko naman nagkakaroon ito. Dali! Please! Diyan ka lang. Dali! Ops! Ari! Ari! Walang butong lupa. Para sa akin. Ikaw naman. Eh, Sarge, mamaya na lang po. Mamaya? Bakit? Eh, wala pa pong kita eh. Ay, bakit ako meron na ba? Hindi pwede yan. Yosi na lang po. Yosi? O sige, pero hindi pwede ito mamaya ha. Kapag hindi ka nakapagbigay, ayaw ko na makita pagmukha mo. Ikaw naman, Bugoy. Wala pa pong nabibente eh. At saka, hindi pa po napapakilo. Hindi pa napapa... laging ganyan. Sa susunod, hindi na pwede yung katuwiran na yan, ha? Magbibigay ka na! Eh, ba't tayo pag tuwing napapadaan tayo dito, para tayo nasa impyerno? Ah, alam ko na! Dahil may demonyo dito! Mukhang pinaninigyan mo ko! Sarge, ba't pati bata kinukutungan mo? Malaki ang problema ko, partner, kung alam mo lang. Naglalambing ang bulso kong asawa. Ba't naman sa mga bata mo kinukuha ang panlambing mo? Alam mo naman, bariya-bariya lang kita niyan eh. Binabariya-bariya mo yan? Pag pinagsama-sama mo yan at binalat mo sa panyo nito, pwede mong ipalo yan sa mga pakialamero. Laman siya niyan! Ah, kaya pala lumalaki ang tiyan mo dahil sa puro libre. Libre? Buisit ka talaga! Ang tanda-tanda mo na sa serbisyo, dapat matuto kang makisama dito sa batang kasama mo. Siyempre, itinuturo ko sa kanya ang lahat ng pasikot-sikot at ang lalim ng diskarte dito sa trabaho natin. Alang-alang na lang dito kay Kabats eh. Pero ako pang mamasamahin, Chip? Sir, totoo nga ang tinuturoan niya ako. Pero katarantaduhan lahat ng tinuturo niya. Eh dapat dito bigyan ng disciplinary action eh. Alex. Hindi ganun kadali yan. Batch, ako na ang humihingi sa'yo ng dispensa sa nangyari. Huwag na natin paratingin pa kung saan-saan ito. Walang problema sa akin yan, Batch. Away lang.
Primo, ibalato muna sa akin ito. Brother, what's the use of brotherhood? Iho, ang akin naman sa'yo, konting diplomasya. Kabaro mo yan eh. Pagtagal-tagal mo sa serbisyo, maiintindihan mo kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na napupuna mo sa kanya. Sir, ibig niyo sabihin, hindi niyo bibigyan ng action. Alex, baka magalit pe, huwag ka na umirit. Alam mo ang mahirap sa'yo, Alex. Bagito ka pa lang, masyado kang mainit. Akalain mong pati yung situring eh, patulan mo. Eh, tumanda na sa kalye yun eh. Alam mo bang nauna pa sa akin dito yan? Mahina lang talaga ang promotion, kaya hanggang ngayon nasa traffic. Pa, eh, sir, talaga namang mali yung ginawa ni Turing eh. Pati ako nadamay. Naroon na ako. Mali na. Mali na kung mali. Pero kahit tama o mali, dapat pakisamahan mo. Kabaro mo yan eh. Darating ang araw, yan ang tutulong sa'yo. Kaya nga tayo nasisira mga pulis dahil sa mga taong katulad niyan si Turing. Kapag minumura mga pulis, hindi parang minumura na rin ako. O kayo, sir. Buong departamento, damay. Alam mo, Alex, ang problema mo, masyado kang idealistic. O sa bagay, okay yan, tama yan. Ako, nung araw, ganyan din. Pero pagka nagtagal ka na rito sa serbisyo, matututunan mo at mapag-aaralan mong tanggapin na hindi lahat ng bagay pwede mong baguhin. Hindi ka pwedeng kumontra sa sistema. Yan ang bulok ng sistema ngayon dapat baguhin eh. Halika, mabuti pa sumama ka sa akin. Lalakad tayo mamayang gabi. Magre-relax-relax tayo para lumamig ang ulo mo. At para makilala mo rin tuloy ang ibang kasamahan mo. Happy birthday to me! Ako! Ay, ay, ay. Oh, pare, okay ka lang dyan? Okay lang ha? Ayos ba? Ayos! Madami tayo niyan. Oh, si Sarge. Oh, kayo. Ayos ba? Sarge. Oh, ano yan? Happy birthday. Happy birthday, para Sarge. Para sa'yo yan. Okay. Akala ko nakalimutan niyo na ako eh. Sige. Oh, wala ko. Bakit walang babae rito? Oh, excuse mo. Uy, sa'yo na. Oh, halika. Oh, paano yung pupog mo dyan? Akala ko ba regalo mo sa akin yan? Kinakapa ako na yung karburador. Para pagsakay mo, alam mo, nakatunap, di ba? Mahirap. Mahirap na. Baka pumugak. Okay, sige. Ayusin mo lang ang tune-up niyan, ha? Dead! Ayos ba kayo rito? Yes, tayo! Yes, tayo! Teka. Pare, kape yan, ha? Pare, party to, hindi lamayan. Eh, Jen, parang sinisilihan ng puwit nito pagkasama tayo, eh. Pinagtutultunan ko na ngayon, babae! Mayo pa! Pasensya na. Maaga lang ang duty ko bukas. Huwag mong intindihin yun! Oh, alam mo naman ako, eh. Eto lang? Nako, walang problema yan. Oh, ayan. Ito na lang sa akin, eh. Oo, ba? Yan lang, eh. Miss Nuts lang ni bro. Uy, sir. Sir. Sir, happy birthday. Thank you, sir. Sir. Reno. Sir, toma tayo, sir. Sir, nagmumuta dito ang late comer. Kaya nga ako nagdala, eh. Alex, ilagay mo dyan. Okay, dagdag nyo pa ito. Mabuti naman, sir, at nakasama nyo si Alex. Oo. Sabi ko nga sa kanya, humalo siya sa grupo. Dahil baka ako dumating ang pagkakataon, magkaroon ng engkwentro, kayo-kayo magkaratratan. Hindi naman siguro, sir. Welcome to the force. Ba, welcome parang to the group. Parang ang force, ah. Ayun si Bundong, oh, may naasikaso. Ah, yun, oy, Bulldog. Dahan-dahan ka dyan, ha? Uy! Sir! Sorry, sir, the line is busy. Try again. Upo kayo, sir, upo. Oh, upo nyo. Adyan ka na, Alex. Sir, upo kayo. Iyo. Okay, ano, tatayun lang. Ito na lang ako, sir. Sige. Yeah. Pare, basta sa grupong to, okay lang. Yan si boss, oh. Sige mo kayo, sir. Sir, thank you. Laman. Thank you. Uy, dito ka. Bakit? Sir, okay lang ba, sir? Mas maganda siguro kung dito sa gitna namin. Yun nga sabi ko, eh. Halika. Otos, oh, happy birthday to me. Oh. Happy birthday, sir! Happy birthday! Happy birthday! Nga pala, Congressman. Kamusta na ba yung transaksyon natin?
Ayos na ba? But of course, Colonel Vargas. Planadong planado na yan. What about you? Ayos na rin. Wala nang problema. Pati lahat ng mga dadaanan mo, naayos ko na rin. Hindi na matatraffic mga bata mo. Saan ko pupunta? May appointment ako kay Congressman. Tong! Hali kayo! Sino yan? Yan ang iniintay natin. Siya si Spike Romero. Ang gumawa ng plano. Siya ang pinakamautak sa mga tauhan ko. Mukha nga matalino. Bata, kailan mo ba iniisip na simulan yung plano mo? Colonel, as soon as possible, pagkatapos natin pag-usapan ito lahat. Malaking kwartang ipapasok niyan. Spike, alam mo naman siguro ang negosyo namin ni Congressman Simora. Everybody knows the rules. No liabilities. Alam ko naman ang batas natin eh. Bata! Pag-iigihan mo ah. Paano? Ayun na! Yes. Ma? Alex, nasa recovery room pa siya, anak. Nakaraos din kahit wala ka. Ba't ngayon ka lang? Dapat kasama mo asawa mo kapag nanganganak siya. May trabaho ako eh. Hindi ko maalam ngayon siya manganganak. Siguro na sobrang sa trabaho si Grace, kaya nanganak ng di oras. Eh kung bakit kasi hindi ikuha ng katulong? Balay. Wala naman siya masyadong ginagawa sa bahay eh. Kamusta ho anak ko? Lalaki anak mo. Pero premature daw kaya nasa incubator pa. Malaking gagastusin mo. Meron ka bang nakahandang pera? Meron naman po kahit papano. Magtatagal sa incubator ang aking apo. Malaking bayaran yan. At hindi kaya ng sweldo ng isang pulis. Yan eh kung di gagawa ng kalokohan. Gagawa ako ng paraan. Hindi kalokohan. Nakahanda kaming tumulong kung wala kang pera. Ayokong kung saan lang galing ang pera. Doon yun sa kanto, sa kabila. Oo, salamat to. Huwag na kayo umiyak, misis. Talagang ganyan, ho. Mabuti na lamang, inabot pa kita. Ikaw nang bahala dyan, ha? Oo, basta ikaw. Oh, ayos na yan, ha? Sir, aalis na ho kami. Sige, sir. Ingat kayo. Sige, ho. Oh, sige. Sa patay. Ba't nandito ka? Eh, mag-apply sana ako ng loan, eh. Nanganak si misis, premature. Nasa ospital, eh. Nako, problema talaga yan. James. Ikaw na bahala dito. Tulungan mo ito. Anak ni Major Sabater. Mauna na ako. Pwede ba mag-apply? Sarado na kami sa Bater, ah. Alas tres na. Ba't ngayon ka lang dumating? Uutang nga dapat ako sa headquarters, pero nasaraduhan ako. Sa Monday pa daw. Ano naman ang sabi ng mama? Ayun, galit na galit. Sabi, lalaki na naman daw. Magpupulis na naman. Ay! Oh, Spike! Pare! Kamusta na? Okay lang, pare. O, paano mo nalaman na nandito kami? Pare, nagpunta ako sa bahay nyo. Nagtanong ako. Sabi ng nanay mo, dito raw nanganak si Grace. Pare, usapan natin, ha? Aba, makakalimutan ko ba? May nininong ka, di ba? Ay, siya nga pala. Para sa inyo, oh. Thank you. Salamat, ha? Pare, roses, for you. Wow, thank you. Pare. Ito, pare, oh. Ano to? Pare, para sa inaanak ko, pakimkim. Pare, malaki to, hindi ko matatanggap. Pare, matagal pa dito ang anak mo. Nasa incubator daw. Kailangan mo yan. Salamat, pare. Maasahan ka talaga. Siya nga pala. Pare, yung inaanak ko, gusto ko makita. Oo nga pala. Ma, makayawak muna. Baka magbago isip. Tara, babalik kami, ha? Spike, salamat, ha? Ay, utang yan. Tara na! Ikaw pala ang anak ni Major Sabater. Nabalitaan ko ang magandang performance mo sa field. I'm impressed. Alam mo, ang mga katulad mo ay hindi nababagay sa traffic.
Kaya ililipat kita sa anti-vice section. Para magamit naman ang departamento ang galing mo. You will conduct follow-up cases, surveillance, and other police task case. Salamat po, sir. Huwag ka sa akin magpasalamat. Sa tatay mo. Huh? Well, I was just trying to help you. Akala ko naman matutuwa ka. Salamat ho, sir. Naiintindihan ko kayo. Pero gusto ko sana maabot ang gusto ko marating. Sa sarili kong abilidad. Sa sarili kong kakayanan. Ay, nako. Umandar na naman ang pagka-idealistic mo. Naiintindihan kita, Alex. Pero mahirap ang panahon ngayon. Marami akong kakilala dyan. Namatay at namatay, hindi na alis sa ranggo. Maswerte ka nga. Naging anak kita. At nandito ako sa pwesto. Mag-isip-isip ka. Kapag sinunod kong pinagagawa mo, habang buhay kong dadali ng pangalang Alex Sabater, anak ni Major Sabater, umangat dahil sa impluensya ng amang opisyal, gusto ko rin gumawa ng sarili kong pangalan. Sa departamento ko, yung akin, hindi yung sa inyo. Gusto kong magtrabaho ka sa ilalim ko. Kailangan kita rito. So stay at your post. And that's an order. PO1 Sabater. Sige, okay na yan. Thank you, sir. Walang kikilos! Ng mga holdoppers, ganap na alas 12 ng tanghali. Agad nakatakas sa mga suspect na nakasuot ng gas mask at itim na sweatshirt sa hindi pa malamang direksyon. Tangay ang may 5 milyong pisong cash. Nakuna ng hidden camera yung isa. Nabunot yung gas mask bago siya nakatakas. Ang suspect ay nakilalang si Benito Sanchez alias Boy Buang. Napag-alaman namin na si Sanchez ay isang tahas sa Mundilupa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagsasagawa ng manhunt operation ang pulisya upang arestuin si Sanchez. Ba't hindi ka nag-ingat? Pasensya ka na, Spike. Mabilis ang pangyayari. Tanga ka kasi. Sarge, hindi ko naman sinasadya, Sarge. Siguro naman alam mong patakaran natin. Spike, prendahan mo yan. Baka sumabayan sa libing ng bata mo. Do you have it?
Walang kikilos! Ikutan mo. Pagmasta mo buti ang bangkay na napatay mo para hindi ka pangungutin! Alex! Alex! Yes, bravo! Bravo! Yan ang gusto ko, baka! Matibay ang sikura! Welcome, Alex! Welcome to the club! Sasanay ka rin dyan! Alex! Kailangan mo, Luya! Alex! Wala pa ang aso rito ng madilaan! Uli ka na! Binyaga ka na! Uli ka na! Alex, kaya mo yan, ha? Anong ipinagmumukmuk mo? Alex! Tandaan mo! Itong isaksak mo dyan sa kukote mo. Pag ikaw nakapatay dahil sa pagganap mo sa iyong tungkulin, sa pagtatanggol sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa iyong sarili, wala kang palalagutan sa batas. Kaya huwag kang makonsensya. Pa, tao din naman huwag napatay ko. Aleche! Tao? Eh kung ikaw ang natali niya at ikaw ang pinaglalamayan ngayon dito, hindi na taong itatawag sa'yo! Patay! Alex? Umin ka muna ng tubig. Hindi mo naman gusto yung nangyari eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko tatalin to. Sa ganitong pagkakataon, dapat pala manhid ka. Walang kaluluwa. Kahit na lang ang kaluluwang napatay mo, mabigat pa rin dalhin. Lagi mo siyang nakikita.
Alam mo, ganyan din ang naramdaman ko nung una akong nakapatay. Napag-isip-isip ko na dahil sa nangyari, maraming buhay ang nailigtas ko sa mga kamay nila. Alam mo, Alex, sa tungkulin natin ito, maraming bagay ang hindi natin maiwasan. Pulis ka. Tungkulin mo na ipagtanggol at pagsilbihan ng mamamayan. Pero lagi mo alalahanin, Alex, sa pagpapatupad mo ng batas, ang isang paa mo ay lagi nasa hukay. Hi, Bernie! Okay. Hi, Bernie! Ooh. Bernie! Maglay ka lang! Sige, ha? Parang tumatak mo. Hi! Ganda-ganda mo naman. Table kita mamaya, ha? Oh, sige, maupo ka. Oh, Moreno! Bad boy ka ngayon, ha? Hi! Oh, nandito kayo pala. Pero may tumatak. Hero, ha? Pare, the rookie and the hero, ha? Yay! Akala namin napapraning ka na. Ilang araw ka na nawawala sa tropa. Hindi. Pare, mabuti naman at dito mo sineselebrate ang pagkakabinyag mo. Alam mo, ang sarap niyan eh. Parang droga. Nakaka-addict. Pag naumpisa mo, gusto mo sunod-sunod din eh. Tinong padre, namumula na ang mata niya. Palatandaan yan eh. Ha? Oh, nagkakapit ka na naman. Baka nervous ka na naman yan, ha? Alam mo, Alex, hindi nagkamali ang airpot mo sa paglipat sa'yo sa departamento namin. Maasahan ka naman pala eh. Ano ang balita? Sir, yung pong... Teka, teka. Huwag ka mag-alala. Atin yan. Sir, yung pong pinapupostehan niyo sa akin. Positibo. Nandun sila. Ganun ba? Oh. Sige. Mag-ingat ka. Salamat to, sir. Ano yun? Sigurado akong magugulat sa ating dalawa ang buong departamento. Dahil malaking isda to. Wow! SKMP-5, KA-1. Yan yung assault rifle na kayang pumuto ng katawan ng tao, di ba? Correct! Okay, tiba-tiba tayo, tsak na malaking pera yan. Oo nga. Matutuwa na naman nito si Congressman. At sa dami ng armas nito, kaya natin lusubin ang buong Maynila. Katatakutan tayo niyan. Ganda, no? Tara. Sandali lang. Hotel Whiskey, Bravo Lima. O, ano yun, ano yun? May 1-6 tayo dito. Ayusin nyo. Pupunta na kami. 10-4. Turing! Boss, may problema sila Douglas. Responde mo. Opo, boss. Kayo! Kayo! Sakay! Sarge! Ano ba problema? Pwede ba namin makita laman yan? Sarge, malinis ang papel niyan. Ayan, oh. Ito, kumpleto. Alam kong malinis ang papel niyan. Eh, yung laman. Ikaw naman, Sarge. Parang hindi mo alam. Nakatimbre sa taas to. Kaya paraanin mo kami. At kanino nakatimbre? Sarge, pag-usapan natin to na maayos para everybody happy. Bakit? Ano ba sa palagay mo ginagawa natin? Hindi ba nag-uusap tayo? Ang ibig ko sabihin, Sarge, para pag-usapan natin na maayos. Sabater, tingnan mo likod. Teka, teka! Sinabi naman kumpletong papeles ito, ha? Bakit kailang inspeksyonin mo pa? Tumabi ka dyan. Tatamaan ka sa akin. Sir, ayusin na lang natin ito. Huwag na natin parating kung saan-saan pa. Kompleto naman yung Hotel Whiskey. Eh. Bakit kailangan ito? Tutuluyan tayo ni Moreno. Ayaw magpareglo. Thank you.
Alex! Hindi kayo kumilos. Milyon-milyon ang mawawala sa atin. Pati pangalan ko matadamay. Dahil kung saan niya ako sa mga baril na yon. Huwag ko kayo mag-alala, Congressman. Nasa akin naman ang lahat ng mga ebidensya at yung bata ninyo. Akala ko ba ayos na yon? Malinis ng daraanan ng mga kargamento. Bakit biglang sumulpot ang anak mo sa bater? Hindi mo ba siya kayang kontrolin? Wala ba siyang intelihensya sa'yo? Eh, hindi ko naman alam na gano'n ang mangyayari. Nakapuesto naman ang mga bata eh. Kasalanan ko ba kung biglang dumating ang anak ko doon? Sabater, akala ko kaya mo pinalipat yung anak mo sa akin sa anti-vice unit para makatulong sa atin. Pero iso pala. Anyway, tutal anak mo naman yung arresting officer. Regloin mo. Eh, sir, kung magmatigas at ayaw magpa-areglo. Wala na kaming magagawa. Kahit anak mo yun, Sabater. Pero gagawin ko, Congressman. Major, pinatawag niyo ako. Spike, huwag na natin pagtagalin pa itong pag-uusap na ito. Itong sitwasyon na kinalalagyan natin, pareho nating hindi gusto ito. Pero, nandiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Ayoko lamang malaman ni Alex ito. At huwag na huwag malalaman ng kahit sino. Lalo-lalo na ng organisasyon. Namatali kayo magkaibigan ng anak ko. Tayong dalawa, hindi magkakilala. At itong pag-uusap na ito, hindi nangyari. Naintindihan mo? Alex, ipangako mo. Tutulungan mo kami makamit namin ang kaisa-isa naming karapatan. Ang aming katarungan. Oo, Mrs. Moreno. Major, galing ako sa evidence section. Inirelease mo doon suspect at nawawala mga ebidensya. Hey, hey. Calm down, iho. Ikaw ba itinanong mo na sa sarili mo kung tama yung ginawa ninyong raid? Did you follow proper procedure? Did you have the proper documents? Meron ba kayong search and arrest order? Illegal firearms ang nasabat namin. Mga kontrabando. Bakit mo nasabing illegal at kontrabando? May ebidensya ka ba? To support your claim? Wala ho, sir. Wala pala eh. Pero una sila nagpaputok. Pati kabady ko napatay. Tapos yung pumatay sa kanya nakawala. Dahil there were no charges filed against them. At sa batas, hindi mo pwedeng i-detain ang isang suspect ng mahigit sa 24 oras kung walang demandang iniaharap sa kanya. Illegal detention ang tawag doon, alam mo ba yun? Bubueltahan tayo ng human rights! Human rights? Mas binibigyan niyo pang importansya karapatan ng mga kriminal? E paano karapatan ni Moreno? At marami pa katulad niya na namatay dahil sa pagganap ng tungkuli nila? Paano na ang pamilya nila? Alam mo, Alex, sa mata ng batas, pantay ang karapatan ng mabuti at ng mga masama. Ginagawa ko lang ang makabubuti para sa atin.
Hindi tatayo sa usgadi ang mga pinagsasabi mo. Kung wala kang ebidensya, alam mo ba kung ano ang tawag doon? Pure hearsay. Pa, sa tono ng pananalita mo, parang gusto ko maniwala. Alex, umalis ka na. Isang tanong na lang pa. Paano ko ako nasa sapatos ni Moreno? Ganyan din ba magiging katwiran mo? Paano na pamilya ko? Bakit nila ginawa to? Lex, kala ko ba nagpunta tayo rito para mag-good time? Ang kinasasama ng loob ko, nakapangako ako sa asawa ni Moreno. Nabibigyan ko siya ng katarungan. Pero nasira ako. Spike, hindi ko sila titigilan hanggang di ko nalalaman ang totoo. Masagasaan na masagasaan. Lex, kung ako sa'yo, wag na. Anong wag na? Madali mo sabihin dahil hindi nangyari sa'yo. Kundi sa akin. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko, nararamdaman mo. Huwag ka nalang lumapit o tuklasin pa ang katotohanan. Masasaktan ka lang. Mabibingit ka lang sa kamatayan. Walang kwenta sa akin. Ayun o, sir. Alex! Mukhang malagihay na tayo, ah. Nagreklamo, manager. Medyo naiilang daw yung mga customer. Ano ba problema? Wala, Jen. Nilalabas ko lang sa manan loob ko. Dito sa kababata akong si Spike. Karugtong ng bituka ko. Sa manan loob? Saan? Alam mo na siguro yan. Mauna na ako. Spike! Mukhang maganda pinag-uusapan nyo. Bakit? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman. Pero kung ako sa'yo, hindi ako maglalapit sa taong yon. Mahirap na. Sarge, huwag mo ako utusan. Parang mainit siya. Kanina pa nga nilalagnat eh. Ba't di mo sa akin sinabi? Dadaling ko siya mamaya sa pedya. Hinihintay ko lang yung tawag ng doktor kasi wala pa siya eh. Wala pa siya sa klinik. Tatawag yun pagdating na doon. Umigil ka na, Sedes, ha? Umigil ka na! Iwan mo ko! Umigil ka na! Ako, huwag mo sinisita tungkol sa pambababae ko, ha? Pinagsabihan na kita tungkol dyan! Kaya ako muna. Bakit? Dito pa naman ako umuwi, ha? At yung sweldo ko, buong-buo ko pa namang iniintrega sa'yo! Ah, ganun! Kumo ko nag-iintrega ka sa'kin, may karapatan ka naman babae, ha? Tumahimik ka, sasampal! Ah, tama na! Alex, huwag ka makialam dito, ha? Pa, ulat mula pa lang hindi na ako nakialam sa inyo ni Mama. Pero hindi ko na kaya. Huwag mo na siyang saktan. Kailangan! Para matauhan yan! Masyadong mabunganga! Lalo na pagkalasing! Antonio, natuto ako maglasing ng dahil sa'yo! Ah, ganun, ang dahil sa akin, ha? Pa, tawa na! Wag! Sige, kasi hindi ako saktan! Mandi kasi mabuto mo, ha? Ha? Palagay mo, kaya mo na ako, ha? Kaasa ka! Hindi naman sa ganun, pero huwag niyo naman saktan si Mama. Lahat ng paraan ginawa ko para kumita, para ibigay sa inyo lahat ng luho dito sa buhay! Ako, naging masamang asawa ko! Pero kahit kailan, hindi ako naging masamang ama! Alex! Alex! Si Benji tumitirik yung mata! Dali natin siya sa ospital! Okay na. Alex! Kailangan, Mrs. I-confine muna natin ang anak nyo para malaman ang dahilan ng kanyang kumbulsyon. We have to conduct a series of tests.
CBC, urinalysis at x-ray. Kaya medyo matatagalan muna siya dito. Okay? Sige ho. Paano yan, Alex? Kipit pa naman tayo. Anong gagawin natin? Gagawa ako ng paraan. Sir. Alex. Mula ngayon, dalhin mo na ang buhay mo. Tutal, yun naman ang gusto mo eh. Sige. Oh, kumusta? Okay lang. Oh, basta may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Salamat, ha? Ayan, ako. Rito! Kumi! Hey, tama! Sir, baka lang pwede natin ayusin to. Anong ayusin? Oo nga naman, sir. Yari, ito, nakanda para sa inyo. Tago mo yan, lalo lalaki kaso mo. Sir naman, para naman tayo dating hindi magkakakarancho eh. Hindi kita kilala. Sige! Oh, pwede naman pag-usapan natin to. Lala, dito kayo! Alam niyo naman kasing bawal to eh. Oh, sir, ano to? Oh, Sarge, hindi ba natin pwede pag-usapan to? Oh, nakikiusap naman pala itong dalawa eh. Eh, kayo naman kasi. Hindi man lang kayo tumitimbre. Operate kayo ng operate. Tumatawag naman kami sa opisina, Sarge eh. Wala naman sumasagot. Kulang na kayo sa intelihensya eh. Jerry. Eto, Sarge. Nakahanda na naman yung para sa inyo eh. Huwag ka na magsentimiento dyan. Oh, kunin mo ito. Kailangan mo yan. Huwag na, Sarge. Sige na. Para sa anak mo yan. Huwag ka mag-alala. Hindi makakarating sa airport mo yan. Ang laking halaga nito ah. Saan galing to? Nag-loan ako. Nag-loan ka? Mabuti pinautang ka ulit. Ganun naman talaga pag may emergency eh. Alex, baka naman ko saan galing? Huwag ka na magtanong. Ang mahalaga mailigtas si Benji. Uy! Ayos na ayos sa kama, parang Chong. Galing talaga, parang Chong. Kumikiging dating. Ang ganda ng katawan eh. Lab, alam ko, pinagpalit mo na ako. Ganda talaga. Sandali ah. Taxi! Oh, huwag mo na patulan. Tinatarantado tayo eh. Galing. Ganda talaga, no? Mm. Uy, pare! Bakit ba? Baksan! Gusto mong siksikan itong bala sa ulo mo? Alex! Alex, wag! Di naman po kayo, sir, eh. Yung dati ko po siyota, inis na po kasi ako, eh. Pasalamat ka, kagagaling ko lang sa simbahan. Malaki po sa alakay ng Panginoon Diyos, eh. Tara! Wala yun. Huwag mong masyadong iisipin ang problema mo. Ayos lang, di ba?
Basta huwag kang lalayo sa grupo. Hindi ka madedehado. Batas ang labanan natin. Pero ito tatandaan mo. Pag nagkakabiya ka na, huwag kang kukurap. SOP yan. Dahil pag kumurap ka, diyan ka mabubukulan. Matutulog ka sa pansitan. Pero hindi ka namin pababayaan dito. Ipinaktura ka na ng airpot mo sa amin. Anong ipinaktura? Biniling ka sa amin. Ayos ka, bata. Excuse me, Sarge. Si Aileen yung pinatawag nyo? Ito naman si Alex. Nakarinyuhin yung maigi to, ha? Huwag niyong pababayaan. Liga. Okay. Connie? Paano ako napunta dito? Sobrang lasing mo kanina. Kaya kanila dinala dito. Ang sabi nila, huwag daw kitang pababayaan. Kaya nandito ko. Alex, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Ba't ganyan ka magtanong? Daig mo pa yung bistagadura. Sagutin mo muna ang tanong ko, bakit ngayon ka lang at saan ka galing? Sa misyon. Inumaga kami sa stakeout. Wala akong magilip na telepono, kaya hindi kita natawagan. Muntik pa nga ako tamaan eh. Misyon! Kaya naman pala tumawag dito ang mga kasamahan mo. Hinahanap ka, meron na kayo emergency operation at ikaw lang ang wala. Baka naman niluloko ka lang nun, sumakay ka naman agad eh. Ba't ganyan ang amoy mo? Anong amoy? Hindi ka lang amoy alak, amoy babae ka pa. Pabango ng babae yan, saan galing yan? Pamalay ko, baka may nagbeso-beso dyan. Nang babae ka, ano? Ano? Aminin mo na sa akin! Tama na. Sumagot ka! Ano? Nababay ka! Tama na! Tumahimik ka! Tatamaan ka sa akin! Sir, maawa kayo sa akin, sir! 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 Tama na, sir! Tama na, sir! Tama na! Sir, parang awa nyo na, sir. Maawa kayo sa akin. Panawarin nyo na ako. Bakit? Naawa ka ba sa body nito nung pinatay mo siya? Alex, tokam na yan. Pagkakataon mo na, maiganti ang body mo. Hoy! Huwag kang mag-alala. Hindi naman mabubulok ang bangkay mo rito eh. Nakikita mo? Puro yelo yan. Huwag mo, sir! Huwag mo, sir! Ito'y ata kaya. Sir! Ang layo mo talaga sa airpot mo. Si Ajor, maaari na salvage yun. Huwag ko. Wala naman kalaban-laban yung tao eh. Dibigyan natin ng laban. Vic, bigyan mo ng gamit. Huwag mo, sir! Sir! Oh, parehas na laban, ha? Pag hindi mo nayari yan, todas ka. Tara! Sir! Sarge! Mukhang panay-panay ang pag-inom mo, ah. Talagang pinaninindigan mo na, ah. Huwag mo kasarin, Grace, ha? Ipaghain mo na ako makakain. Maghain ka mag-isa mo! Ito ba? Ito ba, Alex, ang buhay na ibibigay mo sa akin? Ito ba ang buhay na ipamumulat mo sa anak mo? Ang pag-uwi mo gabi-gabi na pasuray-suray? Ano na naman dahilan mo ngayon? Celebration! Anong celebration? Pinatay ko yung maari kay Moreno. Ano? Sinalvage mo? Ang pinatay ko! Ay ang pumatay sa partner ko!
Si Moreno! Alam kong sumumpa ka kay Moreno. Pero hindi sa ganyang paraan. Alex, may batas na nagpaparusa sa mga taong nagkakasala. Hindi mo pa pala maging berdugo. Binigyan ko lang ng katarungan ng pagkamatay niya. Kanino pa ba aasa pamilya niya? Hindi sa akin! Ikaw ang pulis! Ikaw ang sumumpa na magpapailan ng batas, kaya ikaw ang sumagot ang tanong mo! Huwag mo ako duduruin, ha! Tatamaan ka sa akin! Hindi ka naman ganyan dati, ha! Ikaw ang hindi ganyan dati! Alex, hindi na ikaw yung lalaking nakilala ko noon. Mabuti pa nung bubut ka, busog sa prinsipyo. Meron ka nung takot. Meron kang konsensya. Pero ngayon nahinog ka na. Mabilis kang nabulok. Nilamon ka ng sistema. Alex, wala ka nang pinagkaiba sa mga kasamahan mong Iskalawag! Tama na! Alex! Bakit sinasaktan mo asawa mo? Problema namin ito mag-asawa. Anong problema? Talaga bang sumusunod ka na sa yapak na ama mo? Ha? Tumigil ka na, ha? Grace, tama na. Pagpasensya mo na siya. Grace! 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 Anak! Iniwan ka na ng asawa mo. Nag-impake siya kanina at umalis. Pinipigilan ko nga siya, pero ayaw pa awat. Kaya yun, lumayas. Kasama yung anak mo. Alex! Umalis ka na! Sinabi ko na sa'yo wala dito si Grace! Alam ko tinatago niyo siya sa akin! Hello, police station! Grace! Mabas ka dyan! Grace! Hoy, Alex! Hindi ako natatakot sa'yo, ha? Huwag ka mag-skandalo rito! Sinabi ko na sa'yo wala sa'yo rito! Umalis ka na! Huwag niyo siyang itago! Kung hindi, pare-pareho kayo sasamain sa akin! Hoy, alake! Lumayas ka sabi eh! Bakit ba pinipilit mo ang anak ko makisama sa'yo kung ayaw na sa'yo? Antikasikas na ulo mo! Lumayas ka sabi! Ayaw na sa'yo ni Grace! Naintindihan mo? Kayong may ayaw sa akin dahil ang tatas ng ihi nyo! Teresa, yung pinatawag ng polis. Anong polis? Hindi na kailangan! Gusto mo hampas ko ito sa mukha mo! Talaga palang wala yan ang lalaking to eh! Grace, lumabas ka dyan! Kundi magpapaputok ako! Ay! Tarantadong polis talaga to! Grace! Ay! Lumabas ka dyan! Itimanda kita! Grace, lumabas ka dyan! Grace! Grace! Huwag kayong makikilap! Okay, tama na! Hindi pa ako tapos sa'yo! Hindi demanda kita! Boss! Babalik ang kitatanda! Sige, hindi na ito manggugulo! Sakay na! Gulong niyo yan! Pare, huwag mong pinag-iisip ang asawa mo. Alam mo, kung para sa'yo talaga si Grace, babalik at babalik yun. Ngayon, kung hindi naman, eh bay, marami kapalit yan. Huwag mong pinag-iisip ang mga babae. Alam mo kasi, ganun na lang kalit ang tingin sa'yo ng mga magulang niya eh. Kaya kung ako sa'yo, luminya ka na sa amin, pare. Bah, kumpleto dito. Hindi ka magugutom dito. Tagaya mo nga, pare.
Alex, wala sa headquarters ang pera. Nandito sa safe house. Kung gusto mo, sumama ka. Meron kaming malaking trabaho, malaking pera. Hindi ka pagpapawisan. Sabihin mo sa sekretarya mo na ayusin ang passport mo dahil matutuloy tayo ng mami mo sa Europa. Yes, Dad. Sige, anak. Hoy, Miguel. Sir. Ikaw ang bahala rito, ha? Yes, bye, sir. Dad. Okay. Alagaan mo siyang mabuti. Yes, sir. Alex, tandaan mo. Ano man ang mangyari sa lugar na ito, wala kang nakita, wala kang narinig. Anong meron dito? Atik! Relax ka lang, pare. Malaki ang pera dito. Para umangat ka naman. Ano yun? Wala yun. Pampasaya lang yun. Baba! Baba dyan! Ano ba? Itiwan niyo ako! Break, break! Bravo, Sierra! Go ahead, Bravo, Sierra! 10-3-3, code 1, 2-0, Casamilan! Dali mo! Tingin! Tingin! Malabo po to ka. Relax ka lang. Huwag ka munang makialam dyan. Sayo, sipuputo ka na eh! Hayaan mo sila! That's an order! Alex! Sarge, sabit! Kasi nag-iingat. Lex.
Bilang magkaibigan. Hayaan mo na ako. Nakikiusap din ako. Huwag mo na ituloy. Dinamay nyo! Wala naman tayong respeto sa isa't isa! Hey, sabater! Sinisisi mo ba kami? Huwag mo ako surutin! Sa nangyari sa akin! Huwag mo ako surutin! Ikaw ang dapat sisihin! Hindi mo hawak sa ilong ang anak mo! Humarang siya sa daan natin! Alam mo ba ang trabaho mo sa organisasyon? Ha, sabater? Linisin ang daan ng ano pa mang makakasagabal sa ating organisasyon! Walisin, iligpit! Sino man? Walisin at iligpit? Naintindihan mo ba yung pinagsasabi mo? Alam ko itong pinag-uusapan natin! Sabater! May batas tayong sinusunod sa ating organisasyon. Patayin ang sino mang makakasagabal! Spike! Bakit dito mo dinala yan? Delikado! Palakyan eh! Labo! Nang dahil dyan, nabawasan tayo ng kasama! Dapat dyan! Inatapos na! Sige! Sa akin hindi sa parak. Kaibigan. At hanggat ako ang namumuno rito, ako ang nagdidesisyon. 10-2, 10-4. Sir, na-eyeball na ang 2-0 ni Major. At pati si Spike, positive na sa hideout niya. Benny! Sir! Ipwesto mo na lahat ng bata. Yes, sir. Ano yan, Spike? Putok na putok tayo sa lahat ng dyaryo. Anong dapat natin gawin? Gumawa ka naman ng paraan! Bahala na. Bahala na? Hindi nga natin alam kung saan tayo susunod eh. Tanggalin mo nga yung daga mo sa dibdib. Kinakabahan ako eh. Sige! Spike! Wag! Kita mo na! Sabi sa'yo eh! Hindi na natin dapat binuhay itong tratado to! Tumahimik ka na! Sino ba mag-aakala? Tayong dalawa pa maglalaban. Alex, matagal ko nang inaasahan to. Mahirap talagang humarap sa katotohanan. Baka masaktan ka lang. Baka ikamatay mo pa. O paano ko umabot sa ganito, Spike? Pare, sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Malaki lang ang pagkakautang ko kay Congressman. Kumbaga sa tubig, lunod na ako. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Kaibigan kita, pero pulis ako. At lumabag ka sa batas. Batas? Anong batas ang pinagsasabi mo? Eh, konti lang naman pagkakaiba nyo sa amin eh. Oh, may uniforme kayo. May tsapa kayo. Ha? Legal lang kayong pumatay. Magtabi nga tayo. O sino magsasabing pulis ka, kriminal ako? Pare-pareho lang tayo, may batas na sinusunod. Magkaiba lang. Pero ang sinusunod may batas na kriminal. Eh bakit kayo? Minsan naman prinsipyo lang ng kriminal ang pinapairal nyo ah.
Pag nagsasalbage ba kayo, batas ba ng pulis yun? O ng kriminal? Hindi ko masasagot yan. Ginagawa ko lang dapat kong gawin. Ang tumulong at pagtanggol mga nakararami. At ulihin, kahit kaibigan pa. Kung huhulihin mo ako, tandaan mo, maliit lang akong dili sa dagat. May mas malaki pang pugita sa amin sa sindikato. Si Colonel, si Congressman, at ang ama mo, isa sa pinakamalaking galamay sa amin. Anong gagawin mo ngayon? Alam mo, isa kong pagkakamali, hindi ko nasabi sa ito noon eh. Dahil masasaktan ka lang. Mahirap talagang humarap sa katotohanan. Alex, isa ka na rin ba sa kanila? Sa Kara ka ba? O sa Cruz? Doble Kara yan! Kahit bali-balik na rin yan, Cruz pa rin ang lalabas! Ng ganyan, lalo na pag nakaluhod. Sa pater, para ka! Alam mo, salvage siya! Kayo din naman nagturo sa akin ito, di ba? Tama ka nga, Bulldog. Parang droga ang pumatay. Nakaka-addict. Hahanap-hanapin mo. Lalo na sa mga tao katulad mo hindi na dapat mabuhay. Sige na! Sugulan mo na buhay mo. Papatayin din naman kita eh. O nga pala. Sugulan mo na ako! Alex! Spike! Alex! Spike? Paano? Mauna na ako. Alpha, Alpha, this is Bravo. Go ahead. Parating na siya dyan, kopya mo. Copy. Tara. Pare, punta ka. Nandiyan na siya. Tayo na. Bilisan mo.
Kami in Alpha Bravo Station, Zebra Base. Alpha Bravo Station, any copy, Zebra Base. Last call, Alpha Bravo Station, any copy? Sir, negative, sir. Ano? Negative? Baka naman may nangyari na sa kanila. Kong, huwag kayong masyado maligalik. Malinis magtrabaho mga ngayon. Akin na nga yan. Inom ka ng inom ng kape, kaya tuloy nagiging nervyoso ka masyado eh. Yan ang inumin mo. Para tumibay at saka tumapang naman yan dibdib mo. Congressman, relax ka lang. Dahil sa kangkung ang pupulutin yung mga kukuk na yon. Any copy? Good. Beautiful. Alpha Bravo Station, do you read me? Come in. Alpha Bravo Station, this is Zebra Base. Come in. Akala nyo patay na ako? Iho, huwag kang masyadong matapang. Pader itong mga kaharap mo. Colonel, kahit pader ka, babanggain kita. Pasisingawin ko lahat ng baho nyo. At titiyakin ko, mabubulok kayo sa kulungan. Nananaginip ka, bata. Baka nakakalimutan mo. Kasabwat dito, tatay mo. Tumingin ka nga sa paligid mo. Siya, sarhento. Ito, koronel. Ako, mapabatas. Ikaw! Sino ka? Isang rookie. Bagito. Tanga lang ang makikinig sa'yo. Congressman! Kayo ang gumagawa ng batas. Colonel! Ikaw! Tayong alagad na nagpapatupad nito. Pero anong ginawa nyo? Binaboy nyo! Pero nakakalimutan nyo. Ang batas ay batas na uusig sa inyo! Oh! Sa safe house! Thank you.
pulis. Balik. Tara, sir. Sige! Iskalawag ka rin pala. E di, putok mo na. Total, wala naman pala akong kwenta nga ma eh. Gapang, Alex! Gapang! Dahil yan na ang huling gapang mo sa buhay mo! Hanggang dito ka na lang, Alex! Wala na testigo! Absuelto na ang grupo! Alex. Alex. Napakalaki ng kasalanan ang nagawa ko. Pero maluwag sa kaloob ang tatanggapin ko.
kahit anong maging purpose. Pa, kahit sinuko mo sarili mo, huwag mo isusuko yung pagiging ama. Dahil kahit anong mangyari, mahal ka pa rin namin. Major, I'm sorry. Well done, Sabater. Ang mga katulad mo ang nagsisilbing halimbawa upang manumbalik ang nawawalang pagtitiwala ng mga mamamayan sa ating mga alagad ng batas. Congratulations, Senior Police Officer 4, Alex Sabater. Thank you, sir. Kinararangal kita.